Sa Badyan, Cebu, 30 milyong pisong halaga ng ari-arian ang nasunog sa isang bodega ng tindahan. Hinala ng mga otoridad may kinalaman sa sunog ang nagpakamatay na gwardiya ng bodega. Makibalita tayo kay Vlad Fernando ng GMA Cebu. Tatlong araw na ang nakalipas nang masunog ang bodega ng tindahang ito sa Badyan, Cebu. Pero kahapon lang ito napuntahan ng mga bumbero dahil pinigilan daw sila ng caretaker nito. Pumayag lang daw ang caretaker na magsagawa ng inspeksyon ang fire investigators nang magsama sila ng mga pulis. Hinala ng mga otoridad at maging ng caretaker, sinadyang sunugin ang bodega. Hindi naman nilinaw ng caretaker kung bakit ayaw niyang ipaimbestiga nung una ang nasunog na lugar. Hinala nila, may kinalaman sa sunog ang mismong gwardiya ng tindahan na uminom umano ng lason isang araw matapos ang insidente. Patay ang gwardiyang kinilalang si Joseph Ambrad. Base na konsensya daw kasi siya nga siya hinungdan, siya siguro hinungdan sunog. Konsensya siya nga uwan, dako siyang damage. Tinatayang nasa 30 million pesos ang halaga ng mga natupok na gamit at paninda, kabilang ang construction at electrical materials, school supplies at household products. Dahil sa nangyari kay Ambrad, hirap lalo ang Bureau of Fire Protection sa kanilang investigasyon. Gipasangin lang siya nga may responsable sa pagsunog apan nagkutlo siya siyang kinabuhi. Hindi pa nakukumpirma kung totoong may kinalaman si Ambrad sa sunog. May mga report namang natanggap ang BFP na may isinaksak umanong gadget ang gwardiya na pinagmulan ng apoy, pero hanggang ngayon walang saksing mahagilap ang mga pulis para patunayan ito. Wala man po siya nasultian o kung sa niyang nahimo dito kay nganong iya mo siya ningibuhisan o kinabuhi. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng namatay na gwardiya. Vlad Fernando, Nagbabalita, Pilipinas.